Good morning, guys. For today, guys, ang iba-vlog natin, guys, yung i-propagate natin yung ating sensation. Napakalaki niya, guys. Kasi gusto ko siyang padamihin. Kaya lang, ang hirap niya magbigay ng baby. So, ang paraan lang para dumami siya is propagation. So, ipapakita ko sa inyo, guys, kung paano ko siya ginagawa yung aking pag-propagate ng ating sensation. So, tara, samahan niyo ako kung hanggang matapos itong video na ito. So, guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, don't forget to subscribe and I vlog. So, ang una natin gagawin, guys, hanapin natin yung kailangan mayroong matirang ugat sa kanya, hindi siya maputol. Kaya, ingat-ingat lang tayo sa pag-propagate, guys. Ayan, guys, may nakita na tayong ugat. Nakita na tayong ugat sa kanya. So, dahan-dahan lang, tuloy-tuloy lang. Matanggal natin siya, guys. Kasi yung unod niya, mayroon siyang laman sa loob. So, kailangan natin siyang makuha yung laman sa loob kasi yun ang magbibigay sa atin ng more na babies. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya ingat-ingat na hindi maputol yung mga ugat niya. Ayan, mayroon siyang mga ugat. Oh, ang dami na niyang malaking ugat. Sobrang laki na niya. Kasi walang baby. So, dahan-dahan lang. Ew, mayroon tayo nakikitang mga ano dyan, insekto. Ayan. Dahan-dahan lang. Basta siya sa camera, guys. Kung kaya na siyang hilain, guys. Hilain natin na. Tigas. Sobrang tigas. Tigas, tigas talaga. Tingnan lang natin siya ng lupa, guys. Lupa. Nakita mo. Ano? May mga halaman talaga ang ano, mahirap magbibigay ng ano, yung mga anak na kaya ang solution is propagation. Kaya nitong sensation na ito, isang taon na siya sa akin. Hanggang ngayon, walang baby. So, kailangan ko na siya i-propagate. Pero dahan-dahan lang talaga ang tigas. Grabe. Tuloy-tuloy pa din tayo sa pagkahanap ng ano, kayamanan. Ayun, hanapin natin yung kayamanan sa ilalim. Ang bigat. Nakuha. So, dito na tayo sa pinaka-importanting bagay, guys. Hanapin siya ng lupa. So, ito guys. Ito. Anuhin natin siya. Tanggalin natin to. Magtira lang tayo sa kanya ng hanggang dito lang. At saka ito yung ating, ito yung pinaka-importante guys. Oh, na ito yung ipopropagate natin. So, gagawin ko is, puputulin ko siya guys. Make sure na mayroon siyang matirang mga ugat dito, guys. Kasi huwag nating ubusin yung ugat niya. Kasi ito, ito tayo. Yan. Ito na siya, guys. Ito yung pinaka-importante. Yan, makakaano na tayo nito. So, tingin ko guys, ito yung ipropagate natin. Tingnan nyo guys, ayan. Hindi naman siya ano guys, kasi ayun, ang dami pang ugat na natira.
putulin na lang natin itong mga ugat dito, guys. Para magkaroon siya ng bagong, ano, yan. Ito na siya. So, itatanim natin siya uli. Ito yung pinaka-importante, guys. Ito yung nakuha natin. Ito yung propagate natin, i-propagate. Ibabalik natin siya, itatanim natin siya, ibabaw natin siya sa lupa. Dito siya. So guys, ang lupa na tinanggal natin kanina sa baso. Ito, ibabalik natin, pero haluan natin siya ng lupa, guys. Lupa. Kasi, puro lupa, ano siya, matigas, malagkit. So, hinahaluan natin ito ng ipa, guys. Ipa na may garden soil yan. Mas maano kasi pag mayroong ano, guys, rice hull. Kasi ang rice hull kasi hindi siya magtitigas. Para makahinga yung mga ugat niya, guys. Yan, ibabalik na natin siya. Ang maganda niya, guys, no? Pero guys, dapat tanggalin na lang natin itong mga dahon niya, guys. Itong mga dahon na luma. Tanggalin ko pa ito. Dalawa pala yung natanggal natin, guys. Malaki pa siya, guys. Ayan, oh. Mayroon pa. Magkuha pa tayo ng isa. Ito. So, guys, dalawa yung natanggal natin. Ito yung padamihin natin. Tsaka ito. Dalawa sila. Tingnan natin ang lupa. Tagal na siya sa akin, isang taon na mahigit. Na nakuha. Yung lupa, guys, ha, may rice hull na to, guys, para hindi siya matigas.
saya po guys. Oh, ang bilis lang nito pag bilis lang ito. Bilis lang ito. Separate natin guys para ano guys. Tingnan natin kung saan ang mas mabilis lumapit sa kanila. Yan na yung ating tinanggal doon na laman doon sa ilalim ng ating mother na kinuna ng presentation. Yan. Dalawa. Hiniwalay ko sila guys kasi pag tumubo na, madali lang sila mailipit, mailipat. Pag mayroon ng mga babies na tutunod. Ang pag ano nito guys, wag masyado dilig ng dilig. Ano lang, hintayin natin medyo tumuyo, matuyo-tuyo na yung lupa sa kapaliligan kasi para hindi siya mabubulok. Pero hindi naman to siya nabubulok guys kasi may mga ugat na siya guys. Yan. Mas madaling padamihin yung propagation kasi kaysa maghintay tayo na magkaroon siya ng babies guys. Yan, ito na yung kinuna natin. Ang laki niya guys. Sobrang laki niya guys. Siyang taon na siya sa akin, tapos hindi pa rin siya nagkaroon ng babies. At saka ang kagandahan sa propagation guys, itong kinuna natin, itong mother nila, mas lalo siyang tataba. Kasi nabago yung ugat niya, natanggal yung mga nagsiksikan ng mga ugat, at saka nabago yung lupa niya. Saka yung ginamit natin nga pala na lupa, nung binalik natin siya is rice hull na may halo na garden soil. Ayan guys, natapos na natin na ma-propagate ang ating sensation. Yan, napakalaki na niya guys. Ayan. At sana mayroon kayong napupulot dito sa ating video for today. At guys, disclaimer lang. Ang ginagawa natin guys is based lang in my experience guys. Kasi yun din ang ginagawa ko sa mga iba kong halaman na hindi nagbibigay ng mga babies. Pinapropagate ko sila guys. So, maganda siya guys kasi mas mabilis na dumami pag through propagation. At ano lang guys, yung pag bumili tayo ng mga halaman guys, kagaya nitong sensation, mas mabuti pa yung bibili tayo na mas maliit pa siya guys. Kasi baka yung nabili natin, kagaya nito, malaki na siya, baka nakuna na siya ng laman sa ilalim. So, hindi na siya makaproduce ng maraming babies kasi mayroon na nga kinukuna na siya ng babies nila, napropagate na siya. So, mas maganda yun, pagbibili tayo ng mga halaman na ganito guys, kagaya ng sensation, monstera, yung mga ganun. Mas maganda yung ano, yung tayo ang nagpapalaki kasi we are sure na hindi pa siya nakadaan ng propagation. So, yun lang ang tips na maibigay ko guys. At ito guys, kagaya nito, tinanggalan natin siya ng laman sa ilalim, nagpropagate tayo. Huwag natin siyang ilagay doon sa labas guys. Sa shaded area mo na siya kasi para hindi siya hindi siya, kasi ano pa siya eh, nag-start pa rin siya na, nag-start pa rin siya na mag-grow yung mga roots niya. So, yun lang guys. At yung pagdilig niya guys, once a week lang, after propagation, once a week lang, huwag masyadong dilig ng dilig para hindi mabubulok yung ilalim nila guys. So, hanggang dito na lang guys. Sana mayroon kayong napupulot dito sa ating video for today. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, don't forget to subscribe in the It Vlog. And then click the bell button for notification. So, every time na may bago tayong uploads, ma-notify ko kayo guys. So, bye-bye. See you for the next video guys. Happy planting, happy gardening. See you for the next video. Bye!